Good afternoon, Father. Good afternoon, brothers and sisters. Kumusta po ang lahat? Hello, Padre. Kumusta po? Hello. Kumusta na kayo? Yan naman po. Maganda, guwapo pa rin po. Yun, yun naman. Talagang matindi. Thank God! Mana-mana lang naman po yan, Father. Aha. Talagang walang kakupas-pupas, ha? Okay. Kamusta kayo, Father? Ito po, binata pa rin. Yes. Wala pa rin po. Wala pa rin. Father, sali po kayo sa SFC. Ano ba? Sali po kayo sa SFC. Oy, SFC na kaya ako. Chito for Christ. Ay, well, we are still waiting for others. Okay Father, ba kayo? Father, pasensya na po. May activity pa po kasi kanina. Kaya parang matatapos pa lang. So, 5-10 minutes. Ah, okay. So, magkukalit po. Hanggang ano tayo? Kasi mayroon akong ano eh. Appointment ng ano, 6:30. Sige ba? Eh, hey, Father, 100 sa inyo. 100. 100 ano questions. Ano po yan? Mga 100 po yung tanong sa inyo mamaya. Ay, kung kakayanin ng isang oras, ay okay lang. Hindi naman daw lahat ng tanong nasasagot ka agad. Sometimes it takes time to answer the question. The joke na po. Tinakot mo si Father. Ano? Sabi ko, tinakot si Father, 100 question. Mayroon sagutin. Kaya ni Father ng 100. Oo. Oh, parang denied ko yung ano. Nalala ko ng estudyante ako. Mayroon kaming ano eh. 250 questions. Tapos bubunutin mo yung question. Tapos bibigyan ka lang ng professor na 2 minutes para prepare. Para i-defend mo yung question. Ito na. Si CFC Donald. Hindi ito si Mark Donald. Ano ba ang activity nyo ngayon? Yung UNCOP po. UNCOP retreat. Ah, okay. From Philippines ang ano. Yung mga speakers ba? Opo. Ito. Yan no? Talagang... Pwede kang kumuha ng napakaraming speaker kasi kahit malayo, pwede. Opo. Import lang through Zoom. Dali. Oo, oh, yun ang maganda eh. Kahit nga po yung ating ano, yung ating Filipino retreat, nakakapag-import tayo ng maraming speaker. Maraming. Oo. Oh. Ngayon, magaganda yung matitindi yung mga ano natin. Yung ating mga speaker. Mga bigatin. O nga po eh. At least nung Filipino retreat, madami, spectacular. Bawat araw, iba-iba. Oo. Ngayon, ganun din ang gagawin natin. Kasi malamang wala pa rin gaanong maluwag na provision ng lugar natin. Oo nga po eh. Sa ano nga po eh, sa August eh, may GCQ na naman po ulit sa Pilipinas, sa Manila po, sa amin. Ano nga daw, ano ngayon eh, yung sinasabi ng mga ng kasamahan kong pare, parang ngayon ata o bukas magsisimula na yung ano, yung mga QQ, ang hirig ng Pilipinas ng Q, no? Oo nga po eh. Depende. Hindi ko talaga ano, naintindihan yung Q. Ang alam ko lang yung Q quarantine. Pero yung mga MSQ, ASQ, barbecue. CQ. Oo nga po eh. Talaga, na ano, nagulat nga ako nung mayroong in-interview ata ang, hindi ko lang maalala kung ABS-CBN or Channel 7, yung ambush interview. Tinanong nila yung mga tao kung alam ba nila yung kahulugan ng mga QQ na yon. Alam mo, sa 10 ata, isa lang yung nakasagot ng tama.
Kasi karamihan, ang sabi nila, ang alam ko, lockdown po yan. Sabi ko, oh, pwede naman tawagin, lockdown lang siya eh. Mga ba? Siguro may iriyan nga sa, no, sa cute, MC cute, yung mga ganun, execute. Depende pa sa province kung anong klaseng queue. Depende po kung anong area. Sa amin, sa Manila, ano, GCQ. Tapos sa Ilocos, ECQ. May mga GC lang. Opo. MCQ. Ganun pala yun. Kaya nga po nakakalito. Kaya talagang kahit din ako, tanungin ako kung anong queue ako. Hindi ko alam kung anong klaseng queue yon. Siguro, ano, ginawa yon para mahirapan, malito yung virus. para litohin mo yung virus para hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pwede. Mag-distinguish kung alin yung community na maluwag pasukin. Saan yung mga titirahin niya, di ba? Yung gano'n. Ay, nakapa. Okay. Siguro mga in 2 minutes, mag-start tayo. Open it. Okay lang. Diba? Nagmamadali ba kayo? Hindi, kayo po. Kayo po. 6:30. Kayo po. Nagmamadali. Ako, hindi ako nagmamadali eh. Ang kagandahan dito sa Zoom, madali kang mag-exit. Isang pindot lang, di ba? Oh, excuse ha, tapos na po yung oras ko. Boom. Father, wala naman po kayong i-share na slide, no? Wala. Wala po. Ah, okay, sige. Mahirap pag may slide. Ang alam ko sa theme park lang ginagawa yun eh. Father, ang dami mo natutunan yung pandemic, ha? Alam mo, pag hindi mo inaliw ang sarili mo ngayon, masisiraan ka ng ulo. Ay, tingnan mo ka. Ito si, ano, si Robert, oh. Kumag-anak ko to, eh. Malapit ng masira ulo namin, oh. Simula na. Di ba, mga sira ulo tayo, eh. Tingnan mo. Ganyan talaga, Father, kakaisip kung anong pampaaliw. Oo. Nako, ito na naman. Ang flight sa India extended na naman hanggang August 31. Oo nga po. Diyos ko, kawawa naman yung ano, no? May mga nawawala na ng trabaho dahil hindi makabalik. Opo eh. No. Yeah. Yun nga po eh. Yun po. Iba naman, ano, natuwa dahil work from home. So pwede kahit malayo. Ang mahirap sa atin pag nag umuwi tapos work from home. Mabagal yung internet connection sa atin eh. Yun po. Isa pa pong problema po yan. Ah? Isa pa pong malaking problema sa atin yan. Bagal ang internet. Oo. Oh. So, parang na-virus yung computer din eh. Mga po eh. So, I think ilan na tayo? 14 million? Pwede na tayo mag-start? Ganun. Oo, matindi. Ano? Ay, ganun, nakaabot po tayo ng mga 20. Eh, mag-opening prayer na ako. 15 million pwede na. Pwede, ano, pwede tayo magsimula, Patras. Closing muna. Opo. Closing prayer muna. At least nasabi niyo na, ah, natapos namin kasi nag-closing prayer kami, di ba? Ay, Padre, meron po tayong ano, meron pong makikilala nyo po nandito din po sa Zoom, yung dati nyo pong kinasal, yung Groovy. Si Francis po saka si Elaine. Ito ba? Ito yung dalawang long hair na to? Opo. Matindi itong dalawa na to eh. Hindi ko malaman nung kinasal ko dito kung sino yung lalaki at babae eh. Kasi may highlights pa yung lalaki ito, yung tinalo ka. Oh, Padre, pag-sharein nyo yan na kahit mga 5 minutes lang. Sige, sige. Diba? Oh, mamasay itong dalawa na ito. Mababa ito, mga ito. Hello okay. Po. Ibo, mag-start na tayo. Mag-start na po tayo para makarami-rami. Sige. I'll do the closing prayer po.
Prayer lang. Closing, eh. Di ba pabaliktad po, Father, no? Closing. Oh, sige, sige. Patras tayo, eh. Patras tayo. Okay. So, let us put ourselves in the loving presence of our God. In Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, maraming salamat po sa hapong ito for throughout this Friday that we're giving us this rest day and for giving us this fruitful Friday for our quality time with our families and loved ones. And also, as we continue to serve you, Lord, through this community and to our brothers and sisters. Maraming salamat po for this opportunity, for giving us the time also being with Father Chito. And as we have a dialogue and open forum about the sanctity of marriage, Panginoon, we pray to guide us, Lord, dito po sa aming activity na to. And it will be open for all of us. And remove, Lord, lahat po ng mga anxiety that we have in our life. We offer to you our lives, all our problems, to make it like through your will, Panginoon. And for the rest of the day, Panginoon, we offer to you that all of this nang ginagawa po namin to glorify you and to for all the blessings na ginagawa niyo po sa bawat isa. This, Lord, we pray in the most holy name, our Lord Jesus Christ, we together with the Holy Spirit and through the intercession of Mother Mary. Amen. Glory be to the Father, Son, and Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Good afternoon, brothers and sisters. Afternoon. It's an honor po na makasama kayo ngayong hapon na to kahit na tayo po umatid pa tayo sa UNCOP going straightforward dito. But still, papasalamat tayo na nandito si Padre na giving us the time. And also, salamat na ito. Itong activity na to is very special because this one we'll talk about the sanctity of marriage. Father Chito is here to give clarification about our question of getting married in the church. Father will give some introduction for 10 to 15 minutes, and after that we will have an open forum. Meron po kami mga nakuha mga few questions na i-address natin kay Father for us to have a clarification about church wedding. Kapag later on po meron kayo mga question, in case, pwede nyo pong i-unmute and then magtanong po kayo. Or you can type in the chat box in case yung, let's say, yung mga tanong na gusto yung tanong ay hindi pa na-address ni Father. Yun po. So I'd like to call on our spiritual director for PhilCom, and also we are part of the PhilCom Macobos for Christ dito sa Dubai. So thank you, Colon, Father Chito Bartolo, OFM Cup. Yay! Magandang hapon po sa inyong lahat. At bilang ano, kasi magsisimula tayo sa huli, ito po yung conclusion. Okay. Una-una po, ano, kung magsusulat po kayo sa chat box, huwag niyo pong asahan na masasagot ko kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung paano mag-reply sa chat box. So, yan po. Anyway, dito ko na lang sasagutin mamaya kung meron na po. Now, gusto ko lang pong ano, dahil ang kausap ko ngayon ay Couples for Christ at mga mag-asawa at mga leaders na sinisikap na hikayatin po ang kanilang mga nasasakupan na ma-appreciate kung ano po talaga ang buhay pag-aasawa sa pamamagitan ng basbas ng simbahan, sa pamamagitan ng kasal. Okay. So, unang-una din po ay nais kong sabihin na itong aking mga sasabihin dito po ay turo po ng ating simbahang Katoliko. Okay? Other beliefs and ideas ay hindi po sakop ng pag-uusap na to. Okay? So, yan po. So, it's all about Catholic teachings on marriage. So, para maintindihan po nating lahat, ay ito po ang nais kong unang simulan. Bakit po ba kailangan magpakasal sa simbahan? Yan.
malimit kasi pwede naman civil marriage. Okay? So, una po nais kung basahin sa inyo yung pananaw ng simbahan sa kasal mula sa atin pong tinatawag na batas ng simbahan, yung canon law. At ito po ang sinasabi, Christ the Lord has raised to the dignity of sacrament the very matrimonial covenant between the baptized, whereby man and woman and wife enter into a partnership of the whole of life, which is by nature ordained the good of the spouses to the procreation and education of children. Okay. Okay. Yun po ang pananaw ng ating simbahang Katoliko tungkol sa buhay pag-aasawa. Dito po, makikita natin na ang pag-aasawa, ang buhay pag-aasawa is not only a legal contract. Okay? Mayroon siyang isang napakahalaga na dapat nating tingnan. It is a covenant. Okay? Pag sinabi mong covenant, it is a sacred agreement. Okay? Between two persons and the two persons with their God. Yan. Naalala niyo po yung ating kasaysayan ng pananampalataya, yung covenant, na si Moses kasama ang bayang Israel, mayroon silang kasunduan sa Diyos. Ang kasunduan ng Diyos sa kanila is, I will be your God and you shall be my people. That is the covenant. I will remain as your God and I expect that you will remain as my faithful people. Isa sa mga pinag-uusapan doon ay dapat maging tapat kayo sa ating pinag-usapan. At ang Diyos naging tapat sa tao. Niminsan hindi ipinagpalit ng tao, ng Diyos ang tao. Ang Diyos lang ang umalis, ang tao lang ang umalis sa Diyos. Ang tao lang ang ipinagpalit niya ang Diyos na kinilala niya, na kung saan nakipagkasundo siya. Sa Diyos Diyosan. So this is the covenant of the couple of man and wife. Okay? Na mayroon sila sa Diyos. At itong relationship nila is ordained by Jesus. Okay? Ito, alam na alam nyo to sa Couples for Christ, di ba? Ang buhay pag-aasawa ay tinitingnan natin katulad ng sabi ni San Pablo sa Ephesians chapter 5 na marriage is like a marriage between Christ and the church. Ang pagbuhay ng mag-asawa ay parang buhay din nila, parang buhay ng relasyon ni Jesus at saka ng simbahan. So, yun po yun. So, okay. Ngayon, ano ba ang marriage is a covenant. It is a sacred agreement between man and woman with God. So, the one that binds you ay hindi lang kayo. Okay? Hindi lang legal ang pamamaraan. Kundi talagang kayo ay nangako sa Diyos na mamumuhay kayo bilang mag-asawa. Dahil kayo ay naniniwala na kayo ay pinagtagpo ng Diyos. Kaya 'di ba, sabi sa Ebanghelyo, kung ano ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Naniniwala ang mag-asawa na sila ay pinagsama ng Diyos. Kaya para sa kanila yung pagsasama nila ay sagrado. That's why they made the covenant with God, that we make this relationship sacred. Okay? So, paano ngayon yung relasyon na ito? Dahil bilang covenant, ano yung mga kasunduan? Una is, mananatili yung mag-asawa na maging tapat sa isa't isa bilang mag-asawa. The three goods of marriage. The good of the spouse, okay? Yun ang una.
then the good of having children, okay, na ang buhay ng mag-asawa ay hindi lamang partnership nila. Hindi lamang about their union, kundi bukas din sila sa pagkakaroon ng mga anak. Okay? Kaya ang kasal sa pananaw nating mga Katoliko is not all about union, yung magsasama lang yung mag-asawa. That is only partnership. Kaya nga ang kasal sa simbahang Katoliko is between man and woman. Hindi between man and man or between woman and woman. Okay? So yun. Ngayon, kasi may kasama yan na ang pagsasama nila dapat magkaroon ng bunga. And that is what we call procreation, yung children, open for children. Now, yung pangatlong good of marriage is ito, is yung the parents ay sa kanilang pagkakaroon ng anak must be responsible for the education of their children. Kasama sa buhay ng mag-asawa ang pagiging responsable nila sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Na hindi lang basta ng anak ka tapos na. Na malinaw sa iyo na dapat ang mga anak na mayroon kayo ay mga maaalagaan mo. Itong si Francis at saka si Elaine, naalala niyo pa ba yung interview niyo sa kasal? Diba tinanong sa inyo, kayo ba ay ginagalang mo rin ba ang karapatan ng maging asawa mo na magkaroon ng anak sa'yo? Because it gives a consent. Malaya ka magsabi na, asawa lang gusto ko, ayoko ng anak. Di ba? Kaya malinaw yun. Ang sagot nyo is yes. Tapos may kasunod na tanong, ilang anak ba ang balak mo? So pwede ka magsabi na, dalawang dosena. Kaya mo yun, dalawang dosena. Pero kaya mo bang buhayin yan at mabigyan ng maayos na buhay? Di ba sa CFC tinuturo yan? Yung Kids for Christ na inaalagaan nyo. Hindi lamang yung education is you educate the children by sending them to school. You educate the children by raising them in a Catholic way. You are educating the children of their faith. Na hindi lang yung bata marunong magdasal, marunong sumimba, kundi ini-educate mo siya kung ano talaga yung pananampalataya niya bilang Kristiyano. Kaya isa sa mga requirements, di ba, na ang magulang na Katoliko, dapat tinuturuan niya ng basic catechism yung anak niya. So you ordered the 19 nuggets? So, I ordered. Yun. And you reload, and that makes an advantage for us to reload. Hindi mo yung pinagbutusan na kita kahit sampo. May isang pala yung bata. O, diba, tamang-tama, education. Dapat parents na doon kayo sa tabi ng anak nyo, hindi kayo dito, kausap nyo yung pare. Hindi, joke lang. But that is part of education. These are the three goods of marriage na kasunduan nyo with God. Na mamumuhay kami bilang mabuting mag-asawa at tapat kami sa isa't isa dahil naniniwala kami na regalo kami ng Diyos sa isa't isa. Pangalawa, kami ang aming pagsasama ay alam naming magbubunga ito at ito ay biyaya ng Diyos, walang iba kundi anak. At yung anak na ibinibigay sa amin ng Diyos ay palalakihin namin ayon sa turo ng Diyos at ng simbahan. Okay? So these are the goods of marriage. So bakit kailangan magpakasal sa simbahan? Marriage is not all about covenant. Marriage is not all about contract na may consent ang balalaki at saka babae na, okay, mamumuhay tayo habang buhay. Di ba yung I do ninyo nung kinasal kayo? Hindi lamang yun. Mayroon din the sacramentality of marriage. Na-discuss na natin yung portion nun kanina. The sacramentality of marriage, that marriage is not all about relationship between husband and wife, na partner kayo. Ang buhay pag-aasawa din, when it comes to sacramentality, means
maging ito sana ay maging source ng kabanalan ng dalawang taong nagsasama. 'Di ba? Marriage married life is a vocation. 'Di ba? Mayroong tatlong klase ng vocation, yung tinatawag sa buhay pag-aasawa, tinatawag sa pagpapari, pagmamadre, at yung tinatawag na single blessedness. Number one, ang mag-asawa, those who are being called for a married life, number one yan sa panawagan ng Diyos. So, itong buhay pag-aasawa na kung saan tinawag kayo ng Diyos ay maging source of your holiness, na ipinapahayag ng buhay niyo bilang mag-asawa kung ano ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Like for example, in your life of faithfulness, the faithfulness of Jesus to His church ay dapat makita din sa buhay niyo. The love that Jesus shared with His people dapat makita din sa buhay niyo, na yung sakripisyo ay nandyan sa relationship niyo. Kaya nga, marriage is a sacrament. Ano ba ang ibig sabihin ng sacrament? It is an efficacious sign of grace instituted and entrusted by Christ to the church, by which divine life dispensed to us. Kaya mahalaga ang kasal sa simbahan, dahil yung kasal na mayroon sa civil is not considered a wedding inside the church. It is not a sacramental wedding. Contract lang siya, pero walang covenant. Contract lang siya, pero walang gracia, walang blessings ng Panginoon through the church. Okay? So, yun po siya. And then, ang kasal sa simbahan ay mayroong indissoluble, yung it's forever. Dito, di ba, nasa Couples for Christ, naririnig to na may forever. Natandaan niyo pa ba nung in-interview kayo sa kasal na sinabi sa inyo, malino po ba sa inyo na itong pagsasama niyo is panghabang buhay na? It's permanent. That, yan ang ibig sabihin ng indissoluble. It's permanent. Na itong misis mo, nung nagdesisyon kang pakakasalan yan, yan ang magiging misis mo habang buhay. Itong mister mo, ay ito yung maging mister mo habang buhay. Kaya mahalaga na bago mo yan pakasalan, desidido ka na mamuhay kasama niya habang buhay. So, yun po yun. Hindi ito katulad ng mayroon tayo dito sa Dubai ng pag may DSF, di ba, yung Dubai Shopping Festival, na pag bumili ka ng isang item, after 7 days, pwede mo siyang ibalik eh, or palitan. Ay, sa buhay pag-aasawa, hindi. Once na kinuha mo na yan, nag-desisyon ka ng kunin na yan, hindi mo na pwedeng ibalik yan. Ngayon, tumaba na siya. Hindi na siya sexy. Ibabalik mo siya sa kasabyanan mo. Pwede bang balik ko na muna to? Palitan ko siya. Medyo tumanda na kasi. Kulubot na yung mukha. Yung bata-bata naman ang kunin ko. O ba, hindi ito, no return, no exchange ito. Kaya nga, bahagi yung sakripisyo na yung decision mo hanggang mong pagdurusahan. Di ba? Tulad niyan, may bangs pa yan nung napangasawa mo. Ngayon, tulad na ng buhok ko. Ngayon, kahit anong gawin mong pray over sa kanya sa gabi, hindi na talaga tumutubo yung buhok niya. Ay kasama yan sa package. Kaya there is no return, no exchange. That is permanent. So, mahalaga yan sa buhay ng mag-asawa. So, these are the things why marriage, wedding in the church is very important. First,
we establish covenant with God, you as couple, through the church. Second is that it is a sacrament, not just a contract. So third is that once you have decided, it is not only validated as a permanent relationship by the law, but because of your belief that you are God's given gift to each other. Yun po ang halaga ng kasal sa simbahan. Tapos na po ang misa. Umayo kayo mga payapa. Thank you, Father. Okay, going to opening prayer na po tayo. Ah, nag-opening prayer. Oh, ay, opening prayer na pala, no? Oo. Oh. Okay, kasi kanina, nag-start tayo sa closing prayer. Closing prayer, yeah. Oh. Okay. Patras po ito dun sa mga bagong dating. Patras po itong session na ito. May una pong question. I-open na po namin, Father, sa mga questions po, ha? Ah, sige, sige po. Sige po. Sige, to start, ito po yung unang question. Then, right after po nito, meron, pag may gusto kayong itanong, open nyo na po yung mic. Why is a couple not allowed to receive communion and the sacrament of penance if they are civilly married? Okay. Okay. Ganito po yun. Sa atin po sa simbahan natin bilang Katoliko, ang isang taong tumatanggap ng banal na communion ay dapat na sa estado siya ng grasya, not in a state of sin. Okay? Malinaw yun. Kaya nga, kung napansin nyo, sa loob ng misa, mayroon pong tinatawag na short penitential rite, yung confiture. Naalala nyo yung may Panginoon, maawa ka, Kristo, maawa ka, o di kaya inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, di ba? I confess to Almighty God. Nandyan yan sa loob ng misa para yung isang sumisimba ay ihanda siya sa pagtanggap niya sa banal na komunyon. Kasi idudugtong ko lang ito ha para sa kaalaman ng lahat din, lalo na ngayong pandemya. Kasi yung part na yan forgives venial sin. Okay? Yung part na yan, kung ako ay nagkasala, tapos ang kasalanan ko is venial sin, not mortal sin, ay without going to confession, pwede akong tumanggap ng banal na komunyon. Kaya ganun kahalaga ang part na ito sa misa para i-prepare tayo to receive the grace of God in the state of grace. Okay? Now, ngayon, ang civilly married couple, ang kanilang pag-aasawa, ang kanilang pagsasama ay hindi kinikilalang kasal kasi hindi nga po pumasok dun sa sakramento ng kasal na nakasasabi ko lang kanina, the sacramentality of marriage. Ito po yung, para malinaw po ha, may turo po ang ating simbahan. This is from Canon 1055. Line 2, sinasabi dito, wherefore, between baptized person, there can be no valid matrimonial contract unless it be also a sacrament. Okay? So, hindi siya valid contract kasi hindi siya pumasok sa sakramento. Okay? So, ibig sabihin, ang tingin ng simbahan sa couple na ito na hindi civilly na civilly married ay si lalaki ay binata, si babae ay dalaga. At dahil nagsasama na sila at posibleng meron na silang anak, okay, ang tingin sa kanila ng ating simbahan ay namumuhay sila hindi sa grasya, kundi sa kasalanan. Okay. Balik po ako dun sa unang sinabi ko kanina. Kaya ang isang tumatanggap na komunyon na isang Katoliko, dapat nasa estado siya ng grasya. Yan ang dahilan kung bakit hindi siya ini-encourage na tumanggap ng banal na komunyon kasi he or she is not in a state of grace.
Ngayon, halimbawa pumunta siya sa confession para sabihin sa pare na maumpisal siya kasi kailangan ikumpisal. Ngayon, yung pare na makikinig sa kanyang confession doon sa taong civilly married ay after ng confession niya, sasabihin sa kanya ng pare na hindi kita mabibigyan ng absolution or I might be giving you a conditional absolution. Okay? Kasi mukhang wala ka pang planong magpakasal sa simbahan. Unless na lang he or she will give her intention na magpapakasal na po ako sa lalong pinakamadaling panahon. Ayun. O may pangako siya na magpapakasal po ako sa simbahan sa lalong pinakamadaling panahon. Why? Kasi ang confession, dalawang bagay po yan. Para pong, ano yan eh, yung nagkasala ako, di ba, parang sa buhay ng mag-asawa, di ba? Ba, nagkasala si Mister, halimbawa. Tapos, hihingi siya ng sorry kay Mrs. Patawarin mo na ako. Tapos, sasabihin niya, hindi na po ako uulit. Hindi na po ako uulit. Sasabihin ng Mrs. Promise? Opo, hindi na po ako uulit. O sige, pinapatawad na kita. Kasi kapag umulit ka, sa labas ka na ng bahay, titira. Okay? So, yun yung sabi. So, confession ay hindi lamang pagsabi, pagtanggap na ako po ay nagkasala, dala ng aking kahinaan bilang tao. May kasama po yung pangako na hindi ko na po uulitin sa abot ng mga kaya ko. Yung aking pagkakasala, kung nagkamali po ako, itatama ko na po. Kung may pagkukulang, ako pupunuan ko na po. That is confession. So, ito po ang sitwasyon ng civilly married ko. Mahaba po ang paliwanag ko, no? Pero it's good po. Very clear, Father. Ito po ang next question. Gaano ka-importante ang word na ito during kasal po? For better, for worse, till death do us part, kapag sobra-sobra na ang problema. Mukhang it's about experience mo na mag-asawa, sir. Kung bakit may question na how do important itong marriage vow. Kung sobra-sobra na ang problema kinakaharap ng mag-asawa. Halimbawa, problema niya na yung mister niya o yung business niya, ganun. Parang ganun siguro yun, ano? Na yung worst niya, hindi na yung outside, kundi yung mismong kasama niya, worst na. Ganun ba yun? Ganun siguro yun, ano? Pwede okay. Din po, or pwede din po doon sa experience nila na yung life situation ng family. Okay. Bubuuin ko po yung prayer po na yun, ha? Ito po yung buo na panalangin. This is a couple's prayer. It says, grant us, O Lord, to be one heart and one soul. From this day forward, then there, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. That's the whole prayer. Okay. Yung una, yun ang nawala. Okay? Grant us, O Lord, kami yung humihingi na ipagkaloob niyo po sa amin na maging one heart kami at saka one soul. Bago pa kami lumapit kay Lord, alam na namin at kung sino yung isa-isa't isa. Okay? Hiniling namin kay Lord na pag-isahin kami. Not only to love, but also with our soul. That means true faith. Okay? So, hiniling namin yan eh. Okay? Ngayon, mula sa araw na ito, sa hirap man o sa ginhawa, sa dusa o ligaya, sa kalusugan man or may sakit man, till death do us part. Okay? It was not the Lord.
these were the prayer of the couple asking the Lord to grant it to them. Kaya sa loob ng kasal, pinag-isa ng tao, ng Diyos, ang dalawa kasi hiniling po nila. Hindi si Lord ang humingi nun, sila po. So aware sila sa three realities of marriage. Kahit mayroong hirap, magsasama kami. Hindi lang kami magsasama sa ginhawa. Kahit salat na at wala na yung sagana, magsasama kami. Pero tulungan mo kami, Lord. Okay? Ngayon, sa tanong po ninyo, nasaan na ngayon yun? Na, ang tanong ko naman doon is, nasaan si Lord sa gitna ng worst na to? Kasi, kaya mahalaga po sa marriage, kasi kaya, ito yung role ng Couples for Christ. Sa tanong na to, ano ko lang ha, palalaguin ko lang ng konti yung sagot ko. The role of Couples for Christ is ito, lalo na sa mga Singles for Christ na hawak ninyo, kakilala nyo. You have to prepare them sa buhay pag-aasawa. Kasi mayroong mistaken understanding of what marriage is all about. Malimit ito ang naririnig nila. Bakit ka mag-aasawa? Gusto ko na pong manahimik sa buhay. Sa dami ko nang ikinasal, wala pa akong napakinggan after ng kasal na nahimik na sila sa buhay. Unless na lang naging bingi yung mister sa kadadakdak ng misis. So, yun po yun. That's why you have to prepare. Malimit kong sinasabi to sa mag-asawa na ginakasal ko. Na sa simula pa lang, gusto kong linawin sa inyo na ang pinapakasalan nyo hindi anghel, hindi rin Diyos. Tao yan. Manarinig nyo na po ito sa akin. Na yung taong pinakasalan mo na siyang nagpapasaya sa'yo sa kasalukuyan ay parehong tao na maging sanhi ng lungkot mo. Yung tao na naging sanhi ng saya mo, ng halakhak mo, ay parehong tao na maging sanhi ng luha mo. Why? Kasi hiniling niyo sa Diyos to be one heart and one soul. Alam naman po natin na ang dalawang bagay na gumagalaw pag pinagtabi mo ay may friction. Di ba? At dahil may friction yan, maapektuhan yung isa. So maapektuhan niya yung dalawa. Kaya ang tendency ng karamihan ngayon, ayaw mong maapektuhan, then detach. Diba, napansin mo, huwag mong hawakan yung live wire, hindi ka makukuryente. That's why the decision is to cut off. By cutting off, hindi mo ako maapektuhan. Kasi hindi na ako konektado sa'yo. That's why yung prayer na yun, it was the prayer of the couple. They asked the Lord to be united. Kaya nga, kung ano ang pinagsama ng Diyos, ay huwag paghihiwalayin. You can take that statement of Jesus into two. It can be a reminder or it can be a warning. Reminder na, hey, ang pinapakasalan mo tao, pero pinagsama ko kayo kasi may gagawin ka sa lalaking ito. Kasi baka iniisip mo na itong lalaki na ito may magagawa sa'yo. Ibinigay ko yan sa'yo kasi ikaw lang ang babaeng makakaunawa niyan, lalaking yan. Ni nanay niya hindi makaunawa dyan. So hindi ibig sabihin na pinakasalan mo yung lalaki na yan o yung babae na yan. May magagawa siya sa'yo. Maybe yung lalaki na binigay sa'yo o yung babae na yan binigay sa'yo kasi ikaw ay may misyon para sa kanya.
sino nagdala sa iyo sa Copos for Christ? Mrs. mo o Mr. mo? Either or. Tapos na po ang pangalawang misa, umayong kayong mapayapa. So, kumpletuhin niyo po yung ano na yun, ha? Yung dasal na yun. Kasi ang nakita lang natin, for better or for worse, nakalimutan natin yung grant us, O Lord, to be one heart and one soul. Hiniling nyo eh, hiniling nyo. Kaya tingnan nyo ako, hindi ako apektado kasi wala ako sa awa. Sige, Father. Nakakaingit naman si Father. Walang problema sa asawa. May asawa ako, simbahan. Okay ba? Meron pong gustong magtanong. Paki-unmute po, please. Eh, may nagtanong po. Ito, may nagtanong. Does Sanctity still offer church wedding? Yan. Apo. Pwede na pong sagutin? Apo, Father. Apo. Opo. Ayan, si Francis at saka si Elaine ang makapagpapatunay niyan. At itong si ano si COVID, itong COVID-19. Yan yung mga kinasal during lockdown. Alam niyo po ba na ito yung pinakamahal na kasal sa Pilipinas? Yung ini-offer ngayon ng St. Mary's. Milyon ang ginagastos ng couple sa Pilipinas para lang magkatuon ng intimate wedding. Yung hindi, walang makakapasok sa simbahan. Naalala ko nung nasa Tagaytay pa ako, sa sobrang tindi ng intimate wedding na yon na gusto ng mag-asawa, pati akong pare, muntik na akong hindi makapasok. So ito yung ini-offer ng St. Mary's ngayon. Apat lang katao ang pwede. Couples at saka witnesses. Walang ibang makakapasok. Nilanggam. Kasi sinasanitize eh. Baka may ano, yung langgam, pintuan pa lang, nasanitize na siya. So, mayroon po. And I encourage you, ang kasal dito sa St. Mary, yan, tanungin niyo si Francis at saka si Godwin, hindi pa lumampas ng 30 minutes. Nga, di ba? Kaya yung mga yun, nagmamadali na. Nagmamadali yung mga yan. Kasal, sabi yung, Father, bilisan mo. May honeymoon pa pagkatapos nito. Ayun. So, yun po. At paalala ko lang po, alam niyo po ba na dito sa St. Mary's ang pinakamadaling magpakasal sa simbahan? Dito po sa St. Mary's. Kung kumpleto ang mga papel at dokumento ninyo, less than a month, kaya ko kayong ikasal. Hindi kailangan ng gown, hindi kailangan ng barong, hindi kailangan ng suit. Hindi kailangan ng aras, ng singsing, ng kordon, ng belo. Hindi kailangan yan. Ang kailangan lang is kayong mag-asawa, dalawang saksi, at kumpletuin nyo lang yung requirements. Ano yung requirements? Baptismal certificate, confirmation certificate for marriage purpose. Passport, copy. Hindi kailangan yung passport page lang. Kung nakasangla yung passport nyo, pwede pa rin. At least yung page lang, photocopy. Visa page, yon. Picture nyo, ayan. Ganun lang. Tapos kung civilly married, yung marriage certificate nyo, nakasal kayo sa civil. Yun lang kailangan. Kung hindi, kung fresh marriage, ang kailangan nyo lang mag-apply kayo ng legal capacity to marry sa consulate. Ang seminar sa kasal ngayon, online. Father, thank you. May follow-up question po ako sa requirements. To documents. Sa documents. Let's say po, yung alam po ng gusto magpakasal na kumpilado po sila at binyagan po, pero yung para makuha po niling certificate for marriage purposes po, ay yung simbahan po, it's either nasunog na or hindi na po nila ma-retrieve. And wala rin po silang kopya ng
yung baptismal or confirmation certificate. Pero alam po nila, nagvo-vouch naman po ang parents nung gusto magpakasal na kumpilado at binyagan po sila. Wala lang hard copy or hindi na makakuha po ng updated na certificate for marriage purposes po. Ano pong pwede natin igawin po sa mag-asawa? Kailangan ba nilang ulitin or ano? Pwede po bang binyagan uli at kumpilan? Isama po sa susunugin na simbahan. Hindi, joke lang po yun. No? Naka-record po ito. Huwag niyong buburahin yung sabi kong joke, ha? Hindi po, ganito po yan, lalo na dun sa Pampanga. Di ba naalala niyo na nagkaroon ng lahar nung pumutok yung pinatubo? May mga simbahan po doon na talagang binaha, naanod po yung mga documents na yung mga records sa loob ng simbahan. Yung iba nabasa na hindi mo na mabasa talaga. So, yun. Ngayon, ang tawag doon is nire-reconstruct po yun ng simbahan. Halimbawa, ako po ay bininyagan. Tapos, sunog po yung aming simbahan. So, nawala po yung record. So, ano na. Pero, buhay pa po yung nanay at tatay ko. At may mga magpapatunay pa po na nabinyagan po ako. At kilala pa nga nila yung pare. Kung mayroong picture, halimbawa, kung mayroong silang picture na nabinyagan sila, o kung mayroong ano. Kaya, ito ah, paalala ko lang. Sabihin nyo dun sa mga ano nyo. Ano na, kadugtong lang nito. Bago ko sagutin ng buo para di ko na makalimutan mamaya. Doon sa mga magpapabinyag na magulang, okay? Hindi po ito joke. Totoo po ito para ito sa anak nyo. Pag nagpabinyag kayo, okay? Siguraduhin nyo na magpa-picture, okay? Kasama yung mga ninong at ninang either sa loob ng simbahan o sa labas ng simbahan. Okay? At ilalagay nyo doon yung bawa baptism or christening ng pangalan ng bata sa ang lugar. Anong simbahan? Bawa, St. Mary's Church, Dubai. Kung mailalagay nyo rin po ang email address ng simbahan, contact number, ilagay nyo po. Hindi yan para sa inyo. Para yan sa anak nyo. Ngayon, wala nang album eh. Nasa Facebook na yan. So, yun. Kasi balang araw, yung nangyayari na ganyan, yan ang ano niya. Alam niya kung saan hahanapin at may pruweba siya. Okay. Ngayon, to answer yung ano, yun po, punta sila sa simbahan para nabinyagan po ako at ito sila po yung mga makapagpapatunay na nabinyagan po ako. Okay? So, yun po. Ngayon, ang simbahan usually humihingi ng affidavit yan sa Pilipinas para may legal na patunay na ito po sila ang mga taong nagsasabi na nabinyagan po siya at itong sila ang ninong o sila yung ninang o kami yung sila yung magulang. Yun po. At ilalabas ng simbahan yon na itong tao na ito na binyagan sa simbahan na to. Okay? Yun po. Sige po. Thank you so much, Father. Additional ulit dun sa documents po, Father. Apo. Since ano po ngayon eh, marami pong queue sa Pilipinas. Mm-hmm. Thank you. Let's say po nag-request po yung mag-asawa ng for marriage purposes pero hindi po nila makuha physically yung hard copy ng document. Pwede po bang ang simbahan po or yung parish na kung saan sila bininyagan at kinumpilan, sila po ang mag-email sa gusto nilang church na pagpapakasalan? Kahit scan copy. Apo. Ngayon, tinatanggap namin po dito yun. Mas maganda po yun. Mas mainam po. Halimbawa, sa Quiapo Church ako bininyagan. Okay? Ngayon, hindi ako makauwi. Tapos yung pamilya ko lumipat na ng Cavite. Pero alam ko na sa Quiapo ako. Ano.
So, makikipag-coordinate ako sa Quiapo Church, either tawagan ko. Okay? Tapos, sasabihin ko sa kanila na magpapakasal ako dito sa St. Mary's Church, Dubai. Okay? So, kailangan ko po ng aking baptismal certificate at saka confirmation certificate for marriage purpose. Okay? Ang gagawin ng Quiapo, kung i-request, ibigay mo sa amin yung email address ng simbahan at doon namin ipapadala. Okay? Tapos, magkakaroon lang, maglalagay lang sila ng note na si Chito Bartolo ay ito po yung kanyang mga dokumento na siya ay nabinyagan at nakumpilan sa simbahan na ito. At ito po ang scan copy ng kanyang baptismal certificate at saka confirmation certificate for marriage purpose. Mas madali po yun. Mas the best na, na ano po yun, yung suggestion ninyo, mas the best po na solution yun. Kaysa yung hintayin nyo pa yung hard copy. At least very flexible po o yun, Father. Ako. Father, meron pong live magtatanong sa inyo. Si La Godwin. Yung pinsan yung pinsan niyo po. Oo, yung pinsan buo ko to eh, no eh. Pinsan buo ko eh. Buo yung pagka ano eh. Ah, sige po, sige po. Good afternoon, Father. Question po namin, paano niyo po kami tutulungan na hindi lang po kami Couples for Christ to encourage those civilly wed and singles for Christ who are already in relationship to wed sa in the church. Maliban sa requirements. Kasi po, marami talaga na, lalo sa Singles for Christ, na nagpakasal, this year lang, nagpakasal sa civil, na into civil. And so, how can you help the Couples for Christ? Yung na, parang one-liner na sasabihin. One-liner, kasi mas maganda po manggagaling sa inyo na makakatulong po sa Couples for Christ for them to encourage the singles for Christ and those civilly wed na magpakasal kayo simbahan. Yun yung importante, magpakasal kayo simbahan. Yun po yung sana gusto namin marinig sa kanya. Ah, okay. Okay. May kasal din naman sa civil, di ba? Katulad ng nabanggit niyo po. Ngayon, paano niyo, ano? In one-liner, ito yung very, ano niyo to, theme niyo to last year, yung a call to holiness. Okay. Then, simple lang, sanctify your marriage. You can be married, but your relationship is not sanctified. You can be together, but your relationship is not blessed. So, sanctify your marriage by sacramentalizing it. Because sacrament is the source of holiness and sanctification of a Catholic. Yan po. One-liner sabi niya, di ba? Oh, sanctify. Yan. That's a word. Okay. Sanctify your marriage. Sanctify your marriage. Ito po. Kasi ano, to further, para tulungan ko kayo, ito kasi yung ano ko, tayong mga Pilipino kasi mahalaga sa atin to. Hindi mo rin sila masisisi. Ako, ito lang paalala ko sa inyo, do not be too legalistic. Okay? We have to understand kung bakit sila nagkaganon kasi posibleng hindi rin talaga nila alam. That is our duty now. Na ipaalam sa kanila yung halaga. Kasi kapag nalaman mo kung gaano kahalaga yung isang bagay, kahit baliwala yan sa iba, ipaglalaban mo yan. Diba? Tulad ng mister mo, ng misis mo. Nung ma-inlove ka, hindi naman lahat ng partido mo, ng pamilya mo, sumag-ayon sa'yo. Bakit yan? Bakit yan ang pinakasalan mo? Eh, mahal ko eh. Hindi sila nakaramdam ng pagmamahal. Kaya inilaban mo eh. Inilaban mo yan. Kahit alipustahin ka ng iba, wala kang pakialam kasi ikaw ang nagmahal. Kasi ikaw ang nakakakita ng halaga. Kung makita ng mga tao na to ang halaga ng pagsasama nila bilang mag-asawa, sila mismo magsasabi, okay, I'll do it. Kasi kung sasabihin nyo, kailangan nyo magpakasal kasi CFC kayo, kasi Katoliko kayo, wala rin.
kasal sila sa panlabas pero hindi sa kalooban, talo tayo dyan. They will just pretend na member kami pero wala naman sa puso. Diba? Aanin mo yung marami kung ang quality ay compromise. Diba? So, ito po yung tutulungan ko lang kayo how to do it. Kasi ganito po. Lagi kong sinasabi ito sa mga kausap ko na civilly married couple. Ang sabi ko sa kanila, isa-isa kayo sa pinaka-blessed na Pilipino. Isa kayo sa pinaka-blessed na Pilipino. Kasi maraming Pilipino ang gustong pumunta sa lugar na to pero hindi nakarating. Ang tawag natin doon, hindi pinalad. May mga nakarating dito pero hindi tumagal. Ang tawag natin doon, hindi pinalad. Kayo, nandito kayo hanggang ngayon at nandito yung pamilya niyo kasi mapalad kayo. Just imagine, hindi huminto ang Diyos sa kabibigay sa kanila ng biyaya sa kabila ng kalagayan nila. We discussed this. Di ba? Now, huwag mong sagarin ang grasya ng Diyos. Because God is not only a God of love, but He's also a God of justice. May hangganan din. Now, this is our role to bring them into a sacred relationship, into holiness. Now, sa kabila ng ating panghihikayat, kung hindi talaga sila papayag, di, may hangganan din eh. Diba? It's part ng requirement ng pagiging CFC ay maging kasal ka sa simbahan. Pero kung tumanggi man sila, hindi ka na nagkulang. Kasi parang katulad lang yan eh. Diba? May non-compromise ano kayo eh, kayong mag-asawa, diba? Bago mo yung pinakasalan yung mister mo, bago mo pinakasalan yung misis mo, may mga standard kayo na ano eh, na meet bago nyo sinabi na I do. Okay? Ganun din sa buhay ng sa community na ito po yung community namin, inihikayat namin kayo na mabuhay sa kabanalan pero kung hindi nyo kakayanin, then better not. You can find your community na ayon sa gusto nyo. Kasi sa community na to, mayroon tayong standard na sinusunod. And the standard is holiness. And that is the source of our holiness. So, yun. Ngayon, mahalaga kasi sa kasal yung consent. So, kung mananatili sila sa community dahil may consent sila, dapat malinaw din sa kanila na bago ko yakapin ng community nito, malinaw sa akin kung ano yung mga buhay na itinuturo ng community. Or else nasa loob ka ng bahay, pero ang puso mo wala sa loob, nasa labas. Okay? So, yan po. Hello po, Father Chito. Good evening. May tanong po kami regarding po, Father, if one of the couple is non-practicing Catholic po, Father, or hindi siya Katoliko, paano po ba natin i-deal yung ganung type po sa community namin po? Isa sa kanila ay Katoliko. Isa is non-practicing. Yes po, isa sa kanila Katoliko, yung isa hindi Catholic po. Ang tanong po is, paano sila ma-church wed, Father? Okay. Kung yung isa ay pareho silang Katoliko pero yung isa is hindi nagpa-practice ng kanyang Catholic faith, tama po bang pag-iintindi ko? Yes po, Father. Okay. So pareho silang binyagang Katoliko, yung isa practicing Catholic, itong isa ay Katoliko lamang sa pangalan. So maaring hindi siya ganun kakumbinsido sa halaga ng kasal sa simbahan. Paano natin siya hihikayatin? Yan ang tanong, tama ba? Okay. Ang kasal kasi
ay bukal sa loob. That's why consent is very important sa loob ng kasal. Kapag sinabi mong I do, ay talagang gagawin mo. Kasi yun yung pangako mo. Ngayon, kung hindi siya kumbinsido sa kasal, ay hindi mo siya mapipilit. Okay? Now, paano mo siya hihikayatin? Una, in support sa kanyang misis na isang o kanyang mister o kanyang partner na nagsusumikap na maging mabuting Katoliko, then kung magagawa niya na pakasalan siya para sa kabanalan ng kanyang partner. Okay? Kasi nga sabi nga natin, marriage is the source of our sanctification, the source of our holiness. So, para maging yung kung wala kang pangarap na maging banal at ang misis mo ay may pangarap maging banal o ang mister mo may pangarap na maging banal, then hayaan mo siya na mamuhay ng sa kabanalan at isa sa magpapabanal sa kanya is yung pumasok ang inyong relasyon sa sakramento ng kasal. So, bilang pagsuporta sa iyong spouse, ay baka pwede mo siyang hayaan na makasal sa simbahan. Okay? Now, isa kasi sa mga hadlang kung bakit itong mga tao na to ay ayaw magpakasal sa simbahan because of the requirements. Okay? So, mahalaga 'yun eh, may baptismal certificate, confirmation certificate. 'Yun lang ang ano. So, kung mabubuo nila 'yun, ayun. Magagawa 'yun. So, ang ano lang is hikayatin lang yung tao na suportahan yung asawa niya na kasi gusto niya na mabuhay sa mabuti. Then you can, in one way of supporting her is to have your wedding in the church. Ano nga, kung hindi ka pa rin naniniwala sa kasal sa simbahan, at least yung misis mo naniniwala. So, yun lang. Pero, yun nga, at least mayroon siyang 50% man lang na paniniwala sa sakramento ng kasal. Or else, talagang magiging cross ng buhay ng misis yun. That's why it requires time to convince that person. Follow up lang po, Father, what if kung hindi naman siya Catholic as a whole, Father, hindi siya yung isa po. Okay. Catechism lang po ba yung kailangan? Alimbawa, ilagay ko lang sa konteksto. Sa lugar na to, hindi tayo nagkakasal ng between Catholic and Muslim. Okay? Others nagkakasal tayo. Alimbawa, Buddhist, ang isa, halimbawa lang ha, tapos yung isa, Katoliko. Okay. Pwede po yung ikasal. Ang tawag po doon is mixed marriage. May tatlong agreements na kailang i-fulfill ng Catholic party. Halimbawa, pumayag yung non-Catholic party na magpakasal sa simbahan. Hindi niya kailangang maging Katoliko. Okay. Basta, ipapangako lang niya na susuportahan niya yung pananampalataya ng Catholic partner niya. Since pumayag siya na gawin yun, then they can have their wedding in the church. Ang tawag doon is mixed marriage. Okay. Ano ngayon yung condition? Yung Catholic party, una, ipapangako niya na mananatili siyang Katoliko at hindi siya titiwalag sa kanyang pananampalataya bilang Katoliko. Pangalawa, mangangako siya na hanggat maari, okay, sa abot ng kanyang makakaya, ang mga anak nila sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa ay palalakihin bilang mabubuting Katoliko. Okay. So,
yun po yun. Thank you po, Father. Bro Aaron. Ay, Aaron. Mute po kayo, kuya. Mute. Pinsan nyo rin po to. Baka malayang kapag... Mag-anak dito. I feel at home. Magandang hapon po, Father Chito. Magandang hapon po, kuya Aaron. May tanong lang po, regarding po sa ano, maaari po pang isabay ang kasal tsaka yung pagbibinyag sa mga anak? Apo. Apo, kuya. Pwede po yun. Actually po, noong bukas pa po ang simbahan natin, ginagawa ko po yan, lalo na sa mga civilly married couples. Ini-offer ko yung package na yan. Kasal nyo, tapos after ng kasal, binyag ka agad ng anak. Opo po yan, pwede po yun. Basta tutuparin lang po yung lahat ng requirements. Kasi limited lang po yung makakapasok simbahan. Opo, opo. Sa ngayon po, kasal lang po talaga ang pwede pa dito sa St. Mary's dala ng lockdown. Hindi pa po yung binyag. Ang binyag po ay nire-recommenda namin sa Jebel Ali, the guest charge or Ras Al Khaimah. Ito aside lang po para sa information ninyo lahat, kasi sa community po kayo. Yung mga nais magpabinyag na member ng St. Mary's Church, ang ginagawa namin, hindi dito binibinyagan pero dito pinoproseso ang ano. So halimbawa, pwede silang umattend ng seminar na kinakandak ng St. Mary's Church. Tapos yung mga civilly married, binibigyan namin ng NOC para sa simbahan kung saan sila magpapabinyag. Sa ngayon po, ang Sharjah, hindi ano, mabugusisi sila sa mga civilly married couple na magpapabinyag ng anak. Kaya lagi namin sa Jebel Ali po nire-recommend, kasi ang Jebel Ali medyo naintindihan nila yung situation. Salamat po. Next question po, Father. Regarding po dun sa confirmation, meron po daw po bang program na to fast track the seminar kasi I think 13 weeks po yung requirement to complete the confirmation. Apo. Ganito po yun. To fast track, wala pong ano po eh. Mahigpit po tayo talaga dito sa UAE. Ang purpose po kasi noon is para maintindihan mismo noong magpapakumpil kung ano talaga yung pinapasok niya, kung ano talaga yung sakramentong tatanggapin niya. It requires longer period of or series of seminars na ibibigay. Kasi nga, mahaba talaga yan eh, yung proseso na yan. To fast track, mayroon pong ano siguro na gagawing socialize yung program. Socialize in the sense na pwedeng, halimbawa, kung 1 hour lang yung binibigay tuwing session, pwedeng kung halimbawa may trabaho ako, tapos hindi mag-aakma ang session ko doon sa mga panahon na ini-offer ng simbahan yung seminar, pwede pong magkaroon ng socialized program na yung isang katekista ay ibibigay po sa magse-seminar, tapos mahabang session, ba 2 hours, gagawing 2 hours every session para mas shorten po yung number of days. So yun lang po ang pwedeng fast track na mangyayari. Pero yung paikliin talaga yung seminar natin, hindi po pwedeng i-compromise.
So, yun po. Meron pa po ba? Meron pa po bang gusto magtanong? Meron pa po ba? Last two questions po. Kasi meron pong appointment pa si Father ng by 6:30. Ako, Father, may tanong. Ano po yun? Kasi di ba po meron po mga, let's say, kaya nag-civil marriage sila kasi may marriage impediment po yung either one of the partner. Sabihin po natin na si brother, yung lalaki po ay kasal pa sa church pero hiwalay na. So, hindi niya pwedeng pakasalan yung bago niyang partner. So, nag-civil. So, they opted for civil. Pero, paano po mangyayari kapag yung ganon? Kaya po bang magpakasal sa church kung may ganong impediment na meron pa siyang kasal pa siya sa church dun sa earlier partner? Okay. Ganito po yan. Sa Pilipinas, malimit po ganito ang sitwasyon. Kung sa Pilipinas siya kinasal sa simbahan, malamang na-register po yung kanyang kasal sa gobyerno. Kasi ang mga pari po sa Pilipinas, pari, pastor, o sino man yung mga religious leaders, binibigyan po ng gobyerno ng karapatan na mag-solemnize ng marriage in the name of the government. Kaya yung isang Katoliko sa Pilipinas na kinasal sa simbahan, yung fresh marriage, kumukuha sila ng marriage, ano ba yan, yung kalimutan ko, yung marriage license para isa-submit yun sa simbahan para yung kasal ng mag-asawa na kinasal sa simbahan after ng church wedding nila ay tatakbo yun sa civil registry. Pagpasok sa civil registry, pupunta sa regional registry. Tapos, after ng regional, papasok yan sa, yung tawag natin dati, NSO, na yun, PSA na ata, o PSE. Yan. So, yun po. Ibig sabihin, yung kasal nila sa simbahan is considered also as kasal sa civil. Okay? Now, kaya doon sa presiding officer, nang ano pag kinuha nila yung kanilang marriage certificate sa NSO or PSA, may nakalagay doon sa pangalan ni Father kung sino man yung pari nagkasal, tapos may license number po si Father. So that means he is authorized by the government to legalize the marriage that he officiated. Okay, so balik po tayo, nagbigay lang po ako ng konteksto. So, kaya sa Pilipinas, may dalawang annulments sa isang Katoliko na kinasal sa simbahan. Una, kailangang i-annul niya yung kanyang marriage sa civil. Tapos, kailangan niyang i-annul din yung marriage niya sa simbahan. So, kung annul na siya sa simbahan, sa civil, pero hindi pa siya annul sa simbahan, hindi siya pwedeng magpakasal. Kasi makikita sa record niya na may asawa pa siya. So, yun po. So, kung ang civil marriage parang ang na-annul niya, that means pwede siya magpakasal sa civil. Kaya siya nakapagpakasal sa civil kasi annulled na yung marriage niya sa civil court. Pero sa church, hindi pa. So, ang advice ko is, mas madali kasi ang annulment sa simbahan. Kaya ang sinasabi ng karamihan, magastos po ang annulment sa Pilipinas. That is a misconception. Kasi ang magastos na annulment sa Pilipinas is yung civil marriage. Mababa po ang 300,000 sa pagkaalam ko. Kasi may isano. Pero sa simbahan, mabilis na po. So kung annulled na sila sa civil, malaki yung posibilidad na they will be annulled din sa simbahan. Kaya kung yung regarding dito sa tanong, ang advice ko is encourage yung couple na yon na ipa-annul na rin yung marriage nila sa simbahan.
para makasal sila sa simbahan nung kanyang civil yung napangasawa niya sa civil na pangalawa. Okay. Meron pa po ba ang question? Last question po in case. Mukhang nasagot na. Or in case po na meron po later on na maisip na tanong, i-forward niyo po sa mga chapter heads. Then, i-address po natin kay Father and later on, kunin po natin yung insight ni Father about dun sa mga question. And then, dun po sa mga nagtatanong about sa requirement, tawag na po tayo sa St. Mary's Church. Hanapin na po natin sa website. Hanapin po natin during office hours si Sister Susan. Except Tuesday. Except Tuesday. Okay? Tama po ba, Father, no? Except Tuesday. Except Opo. Tuesday. Opo. Siguro, ano, it will be helpful kung i-share nyo rin sa inyong ano tawag doon, platform ba tawag doon, yung mga requirements ng simbahan. Sige po. Kinuha po namin, nasa website naman po, pero i-share na lang po namin. Opo, i-share nyo na lang po. Kasi yun lagi ang sagabal eh. Akala talaga na ano, kasi wala sa requirements ng St. Mary's ang reception. Wala rin sa requirements ng St. Mary's na magbarong or magsuit or maggown. Wala po. Yan. Basta presentable lang. Hindi lang kami nagkakasal ng kubat. Kahit long hair pwede at di kulay. Naka-record pala to. Ayan. Yan po. Yeah. Thank you so much, Father, for the time. Marami pong na-address na question, and I hope na it will help po yung ating community, especially dito sa Couples for Christ, to help and journey with those civilly married couple, especially napakadali, as per Father, napakadali na mag pa-church wedding. And one of them, and nakilala namin recently, ito eh, itong Gusilitar couple eh. Ito, in a span of 3 weeks, nagawa nilang magpakasal after i-submit yung documents na interview ni Father, na-approve yung documents na interview ni Father in a span of 3 weeks, last June. Sila po yung living testimony ni Father. Ayun, dapat magsalita itong dalawa na to. Ayun, okay. Sige, share kayo. Magsasalita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Good evening po sa inyong dalawa. Brothers and sisters, lang po sa lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon natin na may likha ng lahat at lupa. At saka, sa nag-invite po sa amin dito sa Couples for Christ, si Jenny Vivar. At papasalamat kami din sa household leader namin, siyempre. Si Brother Marlon Biato po at saka si Sister Angelin Biato. Hindi po ako ano na nag-prepare ng i-share sa inyo. At totoo lang po, wala po ako ano na parang nung nagpakasal po kami, ano lang po talaga mabilisan. Share ko na lang po yung ano, nagpakasal po kami sa civil bago dito sa Pilipinas. Mabilis lang din po, gawa na yung ate ko po nagtatrabaho sa munisipyo. Sa civil registry din po. So mabilis po kami nakakuha ng papel. Maliit na bayan naman po ang Infanta. Kaya mabilis po mag-process ng mga papeles. Kumbaga yun po ay parang mabilis din. Parang rekto lang po yung mga dokumento doon. Kumbaga pagkakuha mo ng mga dokumento, nandiyan na po agad ng mga 30 minutes. Nandiyan na print na lang po ng print. Kaya po napakabuti po ng Panginoon sa amin dahil ano yun, smooth na smooth po ang mga transaction and transition. Hindi po kami nahirapan. Wala po kami matinding pinagdaanan na dumugo po yung utak namin kung paano. Ang totoo po na yan, ang pangarap ko lang po ay makasal sa simbahan na hindi naman po ako nag-iimbit sa maraming tao. Kaya natupad po yung pangarap ko dahil ayoko po ng maraming kandidato na pumupunta, hindi ko naman kilala. Tapos mga kamag-anak na hindi naman po, wala naman po pakialam sa amin sa totoong buhay. Yung mga ganun po mga sistema sa mundo.
Kaya gusto ko po talaga yung magiging ninong at nina ko, yung kilala kami, guide kami sa spiritual journey namin. Kaya yun po yung pangarap ko. Pangarap ko din po makasal na mahaba ang buhok, kaya po talagang hindi po ako nagpagupit sa totoo lang po. Dahil idol ko nga po si Jesus. Jesus po mahaba ang buhok. Kaya yun po ang aking pananaw sa buhay. Ngayon, i-share po namin yung i-share ng asawa ko yung transition para kayo po ay magkaroon ng idea kung paano namin nakuha gaano kabilis. Dahil ang totoo po niyan, plano namin, uwi kami ng Pilipinas, doon po kami papakasal. Ito nga po ang sitwasyon na pandemic nga po, kaya po hindi po, siguro plano po talaga ito ng Panginoon na din kami magpakasal sa St. Mary's. Dahil kung hindi niya po yung kalooban, mahihirapan, sobrang hirap po nang mayayari po ipipilit namin. Kaya po yun po ang nangyari. Nung din nag-decide kami, sabi ko, eh tayo magpakasal din sa St. Mary's. Eh, kaya may pareho lang din ng pare, pareho lang din siya ng Panginoon. Kung talagang gusto na okay tayo makasal, eh di na tayo magpakasal. At June 14 yata, ano ba? Nag-decide tayo na doon yung pakasal. June 1 po. At kami po kinasal ng June 29. Ay, bala ko nga po sana June 27 dahil ay si Father naman po pala naka-day off na. June 30. June 30 gala. Ay, di sabi ko, ah, sige, June 20 na. Wala naman po, wala naman po problema sa akin sa date. Basta po kami June bright. Dahil yung tatay ko po ay June 10. Yung kapatid ko, yung ate ko po, June 10 din kinasal. Ay, gusto ko po din, June din kami kakasal. Dahil yung tatay ko nag-celebrate po sa bago yung Mao ng 50 golden anniversary. Yung ate ko naman po, 25 years na silang kasal. Ay, di sabi ko, gusto ko po i-pattern sana para kahit pa paano tumagal po kami magkasama sa awa ng Panginoon. Kaya po yun po ang aking pride talaga. Yun po ang aking pangarap sa buhay. Ay, sabi nga po ni Father nung kami, kinakasal yung mahal daw po pala yung ganyan, yung sarado ang simbahan. Aba, hindi ako yung sabi ko, mas maganda ito dahil tayo, para tayo mga artista na ito na tayo kinakasal. Ay, ako din masaya talaga. Kaya isi-share po ng asawa ko yung process. So good afternoon po ulit, brothers and sisters. So, totoo nga po yung sinabi ni Father na less than a month or siguro nagkatotoo po sa amin by the grace of God. Kasi usually yung notion na alam natin ay talagang mahirap yung pag-gather ng requirements, yung process mismo ay very tedious. Tapos, so sobrang stressful nung ano, pagpapakasal and all. Pero seriously kami, hindi kami talaga nahirapan. So, nung June 1 nga po, sabi namin kay Bro Marlon, tumawag kami kay Bro Marlon na kung hindi kami matutuloy sa Pilipinas ng June 11 na flight, dito na lang po kami magpapakasal sa St. Mary's. So, hindi nga po natuloy yung flight, kaya ang ginawa po namin, nag-gather kami ng mga requirements. So, sabi po namin, gather natin yung requirements kung ano yung mga kailangan. Si Sis Reg tumawag pa sa Ras Al Khaimah, sa lahat ng church actually, very helpful. Si Sis Reg, tsaka ni Bro Marlon, at tsaka ni Bro RS and Sis Leggy na laging nakikipag-communicate sa amin kung ano yung mga kailangan namin, kung ano pa yung mga requirements na hindi pa namin na-fulfill, etc. So, nung nakita namin yung list of requirements, meron doon 2 months notice. Sabi ko, naku, 2 months notice. Parang 1 week notice lang yung gagawin namin, 2 weeks notice. Pero sabi ko, sige na, ikuhanin natin lahat ng requirements. So, nung nakuha po namin, in total, yung requirements, so from June 1 na nag-decide po kami hanggang June 9, na-collecta po namin yung requirements. So, technically, less than 9 days or 8 days lang. Tapos, pinadala po from Philippines to here. June 13, namin natanggap yung requirements. June 14, pumunta kagad kami sa St. Mary's after work. Tapos, nung binigay namin lahat ng requirements na kay Sister Susan, sabi niya, wow, kompleto. Kaya ang ginawa niya, naglista kagad siya ng marriage band, pinost niya kagad sa website. Tapos, June 13, parang binupdate niya 1 day before yung start ng marriage ban hanggang June 27. Tapos, nakumpleto rin po namin within that week yung marriage preparation course online na total of 10 hours. So, every after work po, nag-online kami. Tapos, June 21, yung schedule po na interview namin kay Father Chito. So, parang sabi nga po ni Sister Susan, sobrang fast track yung
preparation kasi sabi po namin, ay nirebook po yung ticket namin ng July 2. So before July 2 at saka within the month of June sana kami makakasal. So initially pinili po namin June 30 pero sabi day of daw po ni Father Chito. So June 20 lang na lang po. So yun po, totoo nga po na less than 30 minutes lang yung kasal. Tapos parang yung nangyari sa amin, parang dumaan lang yung mga araw. Tapos naisip namin na, yun na yun. Tapos sila si Sleggy, sabi ni Sleggy, ano pong requirements na kailangan nyo? Nag-Zoom meeting pa nga po kami na kung meron pa daw po kami kailangan, ano pang hindi namin na-prepare. Wala po talaga kami maisip na hindi po namin na-prepare pa. Kasi parang kompleto na po namin lahat ng requirements. Tapos yung pag-request po ng documents, sobrang bilis lang. Lalo na po pag nakumpilan sa Pilipinas at saka na binyagan. Tapos may record po. Actually, bumahanga po sa kanilang 2004. So yung mga records din po, hindi po rin na alam kung saan po nang galing. Pero, na-receive na po niya. Parang June 1 niya ni-request, June 2 na-receive na niya, nakuha na ng kuya niya. So, yung gusto po talaga namin i-share yung buod nung or highlight ng experience namin. Gumawa kami ng acronym. So, ginamit namin yung GRACE, which is very timely at sakto dun sa sa sinabi ni Father Chito na kapag kinasal ka ay makaka-receive ka ng gracia. So, GRACE po, G stands for goal. I-goal yung mag-asawa na makasal sa simbahan at dapat kayong dalawang mismo yung nakakaramdam ng excitement para kahit mahirapan man kayo sa proseso na pagdadaanan nyo, at the end of the day, pag nakasal kayo, kayo din naman yung makakaramdam ng success at blessings at kayo din makakatanggap ng blessings at the end. At pag nag-achieve nyo na po yung goal nyo. So G is for goal, R, I reach out. So i-reach out yung mga taong alam nyo makakatulong sa inyo, katulad niya na nandito tayo sa community ng Couples for Christ, nandyan yung ating household leader, nandyan yung ating unit leader, na very supportive at handa talagang tumulong. Actually, nung nireach out namin si Sis Reg, mga 12 na nun nung madaling araw, parang best in research talaga siya ng mga requirements, ganyan. Very helpful. So kahit kayo kayong magtanong, nakasal na sa simbahan, ay matutulungan kayo. Yung sunod na letter ay A, yun ay act. So, make sure that you act on it. So, nandyan na yung listahan ng documents sa inyo, nandyan yung support system natin, nandang tumulong sa atin. Tayo naman, nakakasalin, gawin natin yung best natin para makolect lahat ng documents. At kung wala pang kumpil, for example, nandyan naman yung catechism class, pwede natin attendan. So, lahat ng resources readily available. So, it's up to us to take action. Yung C naman po, ang sabi namin ay commit. So inaanasimulan mo na yung proseso. So most likely, maraming challenges kayong pagdadaan ng mag-asawa along the way. But you need to stay committed at saka huwag kayong panghinaan ng loob at ipagpatuloy niyo yung proseso. Kasi nasimulan niyo na yan eh. So you will bear the fruits in the end and I can manifest that overflowing blessings and God's favor will be upon your marriage. Talaga, totoo. Nung interview ako ni Father Chito nung June 21, that's the same day na na-receive ko yung overflowing blessings na promotion, increment, bonus, lahat. Totoo, grabe yung blessings. At letter C, grace, di ba, yung full word. Letter E pala, educate and encourage. So naikasal na kayo sa wakas, so na-receive na din natin yung Holy Sacrament of Marriage. We are now ready to receive God's blessings and graces. Now it is our time to educate and encourage our fellow CFC members, friends, and family to experience the same. So yun lang po, word of encouragement. So again, the word is grace. G for goal, R for reach out, A for act, C for commit, and E for educate and encourage. Okay. Thanks. Maraming salamat po. Paki-like na lang po at paki-subscribe yung aming channel. Thank you so much. Galing, Francis.
Hello. Thank you, Francis, and ano, ha? Thank you, Papa. And Elaine. Okay. Pwede na ba akong mag-exit? Kasi mayroon akong ano, sunod na ano. Sige po, Father. Pwede lang po. Request lang po kami for prayer and blessing. And tsaka mag-picture lang po sa glit. Okay, okay lang ba? Ah, okay. Okay. Picture. On ng camera po, quick lang po to. Baka biglang i-click ni Father yung end, mawala siya. Okay. Ready. Smile. Ready. 1, 2, 3. Wait lang po ha. Save natin. Next frame. Smile. 1, 2, 3. One more. Wait, Father. Yes. One. Teka, tagin namin si Father sa gitna. Okay, ready. 1, 2, 3, smile. Father, pwede po bang i-bless niyo po kami? Bless niyo po kami lahat ngayon. Ah, sige po ha. I'll give you the final blessing. Okay. Sige po. May the Lord bless you and keep you. May He always be with you to assure you with His care and protection. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yan. God bless you po. Thank you so much, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you so much for brothers and sisters. Okay, any message po from the chapter heads, from Brother Mike or Brother Dennis? Asan po kayo? Ito si Mike. Ito, si Brother Mike. Good evening. Good evening. Once again, I just want to thank you, everyone. I know, this week it's been so very. This Friday has been very busy for us. Mula kaninang alas 7 ng umaga gising na tayo at naka-online na tayo. But indeed, it's a very fruitful day. Marami tayong marami na busog sa ating where our spirit is really busog na busog. Kasi we have from. From this morning we have learned how to love our people or how to love our neighbor, and then this time we have learned how to love our wife and how to love our family. So in a way, let's continue to be a blessing to one another. Sabi niya, and let's continue to support one another. Yun, so, and sabi niya, enjoy lang natin yung mga moments na meron tayo. Once again, maraming salamat ulit sa inyo lahat. And I know, pagod tayo, and of course, enjoy the rest of the weekend, and spend your time with your family naman. Yun, salamat sa lahat. Brother Dennis, habang ingat ha, magdadrive. Lumabas. Ayun, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat for attending our teachings and our angkop this morning. Sobrang busy. Talagang liglig umaapaw ang schedule natin. Pero remember na we are doing all of this for the Lord, diba? Para sa ating Panginoon. Let us be encouraged. Malaman natin yung importance ng church marriage, yung sanctification nga sabi ni Father Chito kanina, and lahat ng blessings nakapila na yan sa atin, pero somehow it is being blocked kasi nga kulang tayo ng sanctification of marriage. So kagaya ng sharer kanina, nung matapos yung church wedding nila, nag-uumapaw yung blessings na pumasok sa kanila. So maraming salamat po ulit for your untiring service team, mga members, brothers and sisters. Thank you very much po. God bless all. Thank you so much, bro Dennis and bro Mike.
Team Caparas Corpus. Yun. Maraming salamat po sa lahat and continue to be blessed. And also, whatever good news na na-receive po natin, we heard from Father, let's spread the word. And hindi po imposible ngayon. Maraming pong posibleng gayang gawin, especially in sanctification of marriage. Maraming salamat po. And to have, I would say po, glory to the Father, Son, and Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. And Father, Son, amen. Holy Spirit, amen. Salamat po. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.